Hi guys! So today it's Sunday. So I'll be vlogging today. And naisipan ko. And actually, hindi ko siya naisipan. So request po siya ng aking friend na si Rocky. Mayroon din siyang channel. You should visit and subscribe to her channel. So mayroon siyang channel guys. Siya nag-request nito. A Weekend in My Life. So, usually, ano ba ginagawa ko kapag andito lang ako sa house and nag-aasikaso ng business? So, this day is very, very exciting one. Kasi, okay, nagpa-print ako ng mga thank you notes for my friend na si Kate. So, meron din silang shop, this and that, kung meron din silang printer. So, I have here, nagpaprint ako ng for the packages and this one, style number one, and thank you card, and this one is for the bags and the accessories and stickers. So, oh my god, I'm excited dito sa stickers kasi first ever namin magkaka-stickers, and thank you guys. So, today, I'm gonna cut this out and ayun na yung gagawin ko. Pakatapos ko lang mag-marinade ng ube pandesal. So, let's start cutting. So, ayun, hindi ako naka-inap to fine kasi malamig yung weather yun. So, masasagot ko na yung ating sweaters. So, may papakita ko sa inyo. Here's my parcel. So, dumating siya. And disinfect niyo muna, guys, ha? And dito ko siya ilalagay. Ayan, super kalat po ng kwarto ko. Sorry. I'll be opening this package. Then, ayan, after mag-live, dumating na itong in-order kong canvas bag or eco bag. Something. Tapos, nag-fit na rin ako. And then, shoes. Guys, this is a bag. Pagkita ko siya dito. So, ayan guys. Ito yung bag na ibibenta ko. Actually, this is so nice. This bag is so pretty. Sobrang pretty guys. Promise. 3 colors siya available. So, order kayo sa akin. So, nire-ready ko na siya. Then, lalagyan ko ng sticker. Then, gigipit ako siya stickers. I don't think, baka dito ko siya lagyan. Saan ba? Dito ko na lang lagyan ng sticker, no? Sa gilid or here. Binibenta ang face shield. Baka interested din kayo. So, here's mine. Super ganda na ito, guys. For only, inquire na lang kayo sa amin. Shop mode.thrifty. Ito yung mahirap kapag sobrang arte mo sa packaging and everything. So, simple white eco bag siya na pwede yung gamitin. It's reusable, guys. So, I think I should put here dito. Tingnan niyo. Dito na lang sa bag, guys. Actually, this item is mine na kasi hindi ko sure kung bakit pero ayun siya, guys. Kaya siya kaganda. So, finally, I'm done. Pero ito pa lang yung natatapos ko. Nagupitan. And I have more things to cut. So, see you guys tomorrow. So, okay guys, magpa-prepare ako by the 7 p.m. kasi magla-live kami ng 8 p.m. tonight. So, yan. See you tomorrow. Good morning, guys. So, may muta-muta ba ako? Good morning. So, today, it's August 10. Monday. I woke up late and my boyfriend sabi niya, nag-iwan siya ng note
may nakasabit na tinapay daw dito. And ito, pinara niya ako kasi nga late na ako nagising. Nice. Sweet! So today, I'm gonna pack. Magpapack po ako ng items, no? Ipalit kami ng bedsheet. Magpapack mo na ako. Then, I'll be right back. And I'm going to show you our first tie-dye collection. So, it will be released this coming week. Don't worry, gagawa ko ng haul ng tie-dye collection namin. And, ayun, sana maka-order kayo. Still, sobrang alam naman ng tinaas. Sobrang konti lang, but still affordable. Hey guys, hi everyone. So I decided to vlog today kasi sobrang special nitong araw na to sa akin. Kasi guys, sobrang hindi ko in-expect na yung prayers ko is super super answered prayer, because alam niyo ba na ayan naging bodega po yung aking please, but I'm so happy kasi lahat po yan is sold items. Currently is nagpapack po ako ngayon. And yes, nakabihas po ako kasi nagkakatapos ko lang mag-live. Then after nito is mag-live ako ng 8 PM for Korean dress kasi most requested siya. So, what is pahinga? So, walang kwento sa inita guys. Itong experience ko sa aking pag-o online business. So, ayan. Itong wool coats na to guys, gusto ko talaga siyang magbenta ng wool coats kahit alam ko sa sarili ko na hindi siya ganun mabibenta sa Pinas kasi, pero itong wool coats kasi na to, itong mga coats is sobrang maganda for me, para sa akin na, lalo na sa mga mahilig mag-travel. So gusto ko kasi magbenta ng mga coats para sa gustong mag-travel, ganyan. And ito nga yung huwi ko. So, alam nyo bang June ko pa siya kinuha? June pa tong coats na to nung kinuha ko. And in 2 days, ngayon lang in 2 days, nag-sold out po yung wool coats ko ng 40 pieces, nag-sold out siya. So, sobrang masaya ako ngayon guys kasi sobrang never kong in-expect na may bibili na ganun kadami at lahat. Walang pasaway ngayon. So, thank God kasi wala akong pasaway na customer. So, hopefully, mag-settle din sila and walang magka-cancel kasi rules are rules, guys. Ayoko nang may nagka-cancel, ganyan. So, ayan, nilipad ko kayo kasi mas maliwanag siya. So, feeling may muscle, guys, kasi mapet. Anyways, ayun. So, ayun, hopefully walang mag-cancel, pero lahat po ng ka-transaction ko is nakakausap ko today. So, serve as confirm. And hindi ako pinapaasa kasi nag-update sila ng kusa. Kasi alam na nila yung rules. And you know guys, it's very 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 happy ako. Kasi 90 pieces siya. Tapos 40 pieces sold out in 2 days. Sobrang big achievement to sa akin guys kasi never expect, I never imagine na mag so sold out siya in 2 days tapos 40 pieces pa. Sobrang amazing lang, sobrang amazing mag-work ni God kasi siya lahat to. And ayun, so I'm so very very happy and thankful for everyone na nagsusupport sa aming shop. And by the way, anyways, we reached 1,000 followers. So sobrang dami nyo, sobrang big deal na to sa akin guys kasi 1,000 is a big amount. Kasi 1,000 people, guys, 1,000 people, imagine niyo nagsusuporta sa shop mo. Pero ayun,
1,000 people nakakaalam ng online shop mo. Maybe more than 1,000 of people pa nga eh, kasi malay nyo, yung iba, nalaman na yung shop namin, then hindi lang nila na-like and everything. Ganun ba? So, alam nyo guys, what I learned about this sa pag-shop ko, I never expect talaga. Kasi, kung mag-i-expect ka, tas walang nangyari, or sa inaasahan mo, guys, I swear, magiging disappointed ka lang in the end. Ganun. Sorry guys, sa itsura ko, ayaw ko na mag-ayos, kasi, ayan, masasabi ko today. Kung nag-online shop ka at ayun nga, hindi mo kailangan mag-expect kung ilang customer or kung sino ang darating para sa'yo. Kasi if you expect, kung mag-expect ka, guys, I swear, kapalit niyang disappointment kung walang, kung yung ine-expect mo is hindi mangyayari. Ganun. So, ayun, I never expect. Nagdasal lang ako na, Lord, sana bigyan niyo ako ng isang taong magiging customer ko lang para dito. Kasi nga, para sa ko, feeling ko, lahat is mahirap siya mabenta dito sa ating lugar. Pero, nag-take ako ng risk kasi I know na may bibili at merong interesado sa quotes. Kasi, guys, 150, imaginein mo for 150 pesos quotes. Quote na siya ha, tapos sa ibang bansa, magkano siya? O, diba? So, ako kasi, hindi ko naman hinahangad na mag-sold out siya. Ayan. So, I never expect na. And, ayun. Super happy kasi. Ayun. I'm super happy and very, very speechless. Wow, speechless para sa lagay na dyan. Pero wala, na-amaze lang ako sa life kung paano nga dumadalo yung buhay. Kung paano kayo chine-challenge ng life. Alam nyo ba guys, kasi nabang hinaan ako ng panahon, nabang hinaan ako ng loob dati. Eto, na-live ko na to one time before. Pero gabi kasi siya. So, nilive ko yan guys, pero ni isa walang bumili. And that day, syempre nakakalungkot. Nag-effort ka pero hindi walang bumili and all that. So, medyo disappointed nga, di ba? But you know, what I realized is never expect, tsaka huwag kang susuko, guys. Kasi ito, hindi ko to sinukuan, guys. Hindi porket walang bumili sa akin ng araw na to, the next day is wala pa rin. Hindi ganun yun. So, tignan nyo. In two days, 40 pieces sold out. And dalawang live lang yun. Ilang oras lang ako nakatayo. But God gave me the customers. Best customers. Kasi bakit ko nasabing best? Kasi may pagkukusa silang lahat. Kahit hindi pa ako nakapag-send ng invoice, kahit sobrang busy ko, andyan sila to ask me, to approach me kung magkano yung nakuha nila and everything. Alam niyo guys, it's not about money. Hindi ako natutuwa dahil marami akong pera. I mean, hindi ako natutuwa dahil marami akong kinita. Natutuwa ako dahil yung pinaghirapan ko ba is, anong tawag niya doon? Yung pinaghirapan ko is nagiging worth it siya. Tapos, ayun. Sobrang happy ko talaga. I can't believe till now. And, grabe. Guys, mahal na mahal ko itong mga items ko. Talagang todo effort na binigay ko dito. Believe me or not, I do the laundry. Wash. My own. Hindi ako nagpa-laundry sa iba. Sarili ko talaga. Ako mismo naglaba. Ako mismo nag-steam. Kasi kung hindi ito mai-steam, I swear wala talagang bibili. But, gumastos ako ng steamer. Gumastos ako ng all effort. Para yung item na darating sa inyo is pretty pretty. So, ayun. Tinitignan ko sila lahat. And hindi na siya kasha dun sa basket kasi meron pa akong pending na delivery pero paid na siya. So delivery na lang, inaantay ko na lang yung magte-take noon kasi nga sobrang busy rin siguro yung mga taong nag-order noon pero nag-settle sila ng payment. And sobrang short lang to ng video na to. I just want to share something lang talaga. And ayun, mag-aayos na ako later on after I pack.
live dress naman tayo. So, ayun. Yung saya ko, guys, walang katumbas. Walang katumbas. So, I still in the cloud 9. Para ako nasa cloud 9, be. So, ayun. Iniisip ko, guys, if what if hindi ako nag-start? What if kung pinanghinaanan naman ako ng loob? What if kung hindi ko siya panerso? Alam nyo? Lagi ako nag-update sa aking Facebook, Instagram accounts, and my personal account. And nakikita ng iba yung effort ko. Not to brag. Pero, hindi yung pagmamayabang na wala sa lugar. Parang ganyan. Gusto kong ipakita yung lahat ng effort ko, pero wag sanang isipin ng mga tao na sobrang yabang ko in that way. Gusto ko isipin ng mga tao na gusto ko i-inspire lahat, everyone of us, na sana meron silang makuhang ano sa akin, parang alam niyo yun, ma-motivate sila the way I post, ganyan. So, I never imagine na someone, or hindi ko kakilala, or hindi ko ka-close, appreciate my efforts. Alam nyo, kagabi dahil nasa sobrang tuwa ko, because 25 pieces coats sold out sa isang tayuan ko lang. And sa sobrang saya ko, I share it on my Instagram account. And syempre, kapag masaya ka naman, di ba? Minsan, nasi-share mo talaga siya sa social media mo, lalo na kapag influencer ka. Yes, I'm influencer and ini-influence ko lahat ng tao na mag-effort, magtiyaga, at gawin lahat ng bagay na gusto nila. Ayun naman ang gusto kong gawin eh. But, ayun. Like I said kanina, I posted random, like, yung puso ko masaya, sabi ko. Check ako na, ano, sabi ko, ang saya ng puso ko. And finally, after, ito yung mga pinupost ko eh, kagabi. Finally, after a month, 2 months, nalagyan ko rin to. Ayun yung caption ko nun. Nalagyan ko rin to, ibig sabihin yung inventory ko for wool coats. Napuno ko siya. Because eh. Ayun nga. May nag-message sa akin random people. Sinabi, I know hindi tayo close. Natatandaan ko talaga yung sinabi niya. It's Margo anyways. May schoolmate ko siya ng high school. So if you're watching, Margo, sobrang appreciate ko yung message mo na yun. Minessage niya ako na sobra daw yung effort ko. Sobrang sipag, sobrang patience. I mean, yun, parang naranasan niya nga mag-online before. Para sigurong naranasan niya yung hirap. Eh, ayun. So, nag-message, diba? Sobrang, be, yung ngiti ko, aboteng ako. So, paano yun? Ang saya, be. Ang saya. Thank you sa mga message yung ganun sa akin kasi sobrang natuwa ako. Lalo na yung best friend ko. Hindi mawawala sa mga kaibigan ko yun. I know 60% of my friends, hindi sila ganun ka-vocal sa feelings nila. Pero I know kapag nakikita nila yung story ko and everything, sobrang saya nila para sa akin. Kasi ako naman eh, as a friend din, hindi naman ako ganun ka-vocal na palagi ako nagsasabi na sobrang proud ako sa'yo. Pero alam niyo yun, kahit hindi ko sabihin, proud ako sa kanya. Pero nararamdaman niya. Parang ganun din ako as a friend. So, ayun. I love you all, my friends, for the support. Sobra-sobra. Then, this random people again. Tatlo na sila actually. Sobra natutuwa ako, guys, ah. Alam mo, may nag-order, naging customer ko siya. Sure ko lang, ayoko na i-name drop yung pangalan niya kasi baka hindi okay sa kanya na i-share yung ganito. But, I just want to share you this kasi
since dahil dito sa pag-online ko posting and all, sabi niya, alam mo ba, dati ko pa gustong mag-start, pero wala lang akong panahon. Pero ako sinabi ko, gawin mo na, kasi lalo na ngayon, kailangan natin extra income, kailangan din natin kumilos, so why not, diba? Bakit hindi ngayon? So, yun yung sinabi ko. Then, kinabukasan ba, nag-start siya. Naloka ako, ang bilis. Pero, gusto ko man i-shout out yung page nila, pero hindi kasi kami ganun ka-close. Baka sabihin, bakit kailangan i-share pa yung ganito? Baka sabihin, feeling ako, parang ganun. But, yun. Anyways, close friend ko naman siya. High school. Then, this one, other one, schoolmate din. Sabi niya, "Be, sana maging kayaman mo ako sa maging kasing yaman mo na ako sa pag-uukay." Actually, yung word niya na ganun, hindi ko sure kung ano yung pangang pararating niya sa akin kasi parang ang gusto niya is magkaroon siya ng madaming customers, hindi yung literal na mayaman. Be, hindi ako mayaman. As in, mawalan pa rin ako kahit pa paano, pero yun. So, ayun, sabi ko, sabi ko, nag-uumpisa ka pa lang, huwag ka pang hinaan ng loob, kasi starting ka pa lang, so hindi mo dapat pangunahan, or kung wala ka man benta ngayon, go ka lang, ganun. So, ano ba yung gusto kong iparating dito, or anong point ko, bakit ko to sinasabi? Because of my posting, sa simpleng post ko, na pasasalamat ng orders, mayroon akong mga taong nai-influence regarding this matter. Sobrang dami nyo. Feeling ko, ang ambisyosa ko. Ambisyosa ko. So, ayun. So, pero, ang saya ng puso ko kapag ginaganyan nyo ko. Hindi dahil lumalaki yung ulo ko, be. Kasi, nakikita nyo pala yung effort ko at nag-a-appreciate nyo pala yung effort ko kahit hindi nyo ko ganun ka-close. But, ayun, para sa mga online sellers, if wala kang customers ngayon, okay lang yan kasi hindi naman palagi may customer tayo. Akala nyo ba ako palagi may customer? Syempre, nasi zero ako. I swear. Natuklasan niya ni Rachel kasi tambay siya sa aking live palagi. Si Rachel Lumasag. As, hindi naman total ang zero. Na-zero ako sa viewers, be. So, yun. Kapit lang, be. Kaya natin to. So, tuloy ko later, ha. Ipapak mo na ako kasi anong oras na, be. Magsi-7 na. Ay, mag-8 na. Kailangan ko po mag-pack at ayusin to. So, natambay na naman ako para chikahin kayo. So, ayan po. Hindi ko to alam saan ko siya ilalagay lahat. Kasi, guys, wala na talaga kaming lagayan. So, kailangan na namin mag-order ng rack pang pang orders. So, I'll be back later, guys. See you later. Bye-bye. Oh, and guys, good morning. Part 2. Good morning, guys. So, sorry hindi na ako nakapag-update kagabi. Kasi, nasobra yung busy ko. As in, nag-live kami ng 8. Natapos kami ng 9. So, tapos kami ng mga 9:30 na. Kasi, 1.5 hour din kami nag-live. And, guys, alauna na ako natapos mag-pack sa dami ng orders. And I love you all sa lahat-lahat ng nag-order po sa akin. And ayun, pwede na po mag-check out sa aking Shopee account. So, kung gusto nyo order sa akin, through Shopee is pwede na po. Mag-order lang po kayo. Mood.rifting. Kapag nag-live ako, guys, pwede natin i-upload yung mga items na in order nyo, dapat is to check out nyo na lang siya. And also guys, ang gagawin ko na lang today is mag-inventory muna ako. Tapos, ano ba? Antayin ko yung rider para i-pick up dito yung yung bail ni Winner kasi taga Pampanga yung nanalo ng 140 pieces na pants and hindi ko siya personally madala sa bus kasi mahirap para sa akin, guys. So, sobrang hassle nun para sa akin. So,
nag-ano na lang ako ng rider para ihatid na yung parcel niya kasi para mabenta niya na and all. So, ang ganda ng pants pero oversized lang siya. So, ayun guys, sobrang excited na ako. Actually, this one. Ayan. So, ayun, mag-aayos lang ako and mag-inventory and I'll be back guys later. Bye! So guys, inaayos ko na lang po yung order to via Shopee. So, ayan, inaayos ko. Narealize ko talaga no, kapag nagigising ako ng morning, hindi ko alam kasi kung bakit, pero nagising ako ng 7 a.m. today. Pero natulog na ako ng alas 2. So, 5 hours lang po yung sleep ko. Hindi ko sure kung bakit ako nagising ng 7. Pero, supposedly dapat nakakatulog pa ako nun. Pero hindi na ako nakatulog guys. Hindi ko sure kung bakit. Tapos, sobrang productive ko ngayon. And by the 7 a.m, nag-almusal muna ako. Tapos, nag-pack na ako agad ng mga kailangan ipack. And, eto, magpa 10 a.m. pa lang. I mean, 10, ano alas na girl? 10:30 pa lang. And, ayun, ang dami ko na agad na gawa. And, I'm so happy. Dapat talaga nagigising ako ng morning. So, supposed to be, mamaya, I try na pumunta ng LBC para ipadala yung COD ng nag-order sa akin ng andaming goods. Tapos, ito guys, order to for Yana. So, for codes guys, I'll be selling it to sa Shopee account. And, ipopost ko na lang to guys, one by one. Sobrang ang saya lang. And, natutuwa talaga ako guys. So, sobrang happy and blessed these days. So, deserve ko tong happiness na to. Sa lahat ng pinagdaanan ko. Sure. So, ayan. Hindi ko na natanggal tong petlet na to. Hindi na siya umalpet sa Cerro de Macho kasi hindi ko na siya nahagapan. So, kung nababother kayo, hindi po siya balat or something, it's petlet. So, yeah. And ayun guys, I'll be back again later for shipment. So, yan, magsisave kami ng face shield. Hi guys, so sorry, stuck na naman ako. Hindi na naman ako nakapag-update. But I'm here, tapos kami ng 2 live. Si mama nag-live sa Shopee, ako nag-live ako sa Facebook. And hindi na ako nakapag-update be. So, mayroon ako ditong bumps. So, mga bootleg yan. So, ayun, hindi na ako nakapag-update. I'm so sorry. So, tomorrow, ang errands ko na lang is mag-deliver sa LBC. Next is, mag-iintay kay Ryder. Ryder. Next is, mag-wait ako sa darating kong collection. And next, ano ba? Pahinga muna siguro tomorrow, then Tuesday, we're live again. And, yun. So anyways, dami ko pa rin errands in every single day. So, guys, thank you so much for watching this vlog. And, hindi ko sure kung matino yung vlog ko kahapon, ay kagabi. Sabi ko kasi same date ko siya i-edit, pero parang hindi niya siya magigets kung mag... kung puputulin ko siya ng ganun-ganun na. Anyways, I'm here packing again. Repacking kasi. Ayan, sinara ko siya. Mahigpit kasi itong plastic na to. Tapos, ayan, nilipat ko siya sa kabilang pouch again kasi nagdagdag siya ng orders. And hindi pa nade-deliver yung order na. Ayun, I forgot naman kanina sa sobrang busy na bumili ako ng box. Kasi ang daming order sa akin ni Mami Jana. Thank you so much, Madam Jana. Grabe. Nakamagkano ako sa'yo. And grabe, pinakyaw niya yung paninda ko, guys. And thank you, ma'am. Sobrang, sobrang appreciated ko siya na nag-order ko sa akin. And ayan, guys, hindi ko sure kung ano. So, may viewers po ako, no? Na nanonood sa akin. Yan. So, maraming gusto mag-stock ako ng novel coats. And, gagawin ko siya guys kapag tapos ng hoodie na to. Back to wool coats tayo kasi sobrang, ayun yung pinakamatrabaho kong ginagawa, yung wool coats talaga.
So, ayan lang. Thank you so much for watching. See you guys on my next A Day in My Life vlog.